hindi ka hindi ako nakasama sa ayuda kasi mali nga yung lista ko. Mali ang record ng sa DE. Kaya nga nung nakaraang ilang linggo, noon nakakuha ko ng ayuda sa pangalawa na yon. Tapos ngayon naman may problema na naman. No, nasa 1.6 ang sa palayan ko, yung ayuda na sa abono, ko lang yung kaya subsidy naman niya sa akin. Pero okay na yun. At least mayroon. A valley surrounded by mountains, soil of volcanic origin, kilometers of rivers and creeks, and a lake that supply fresh water to its people and vegetation, Irosin is the only inland municipality of the province of Sorsogon. Among the municipality, kami lang yung walang dagat. Ibig sabihin, nasa kaldera kami. So, mostly talaga, about 79% ng trabaho namin is based on agriculture. Development plans are hobbled by a lack of accurate and accessible data and information. Lumabas itong collab dev na, na willing, tumulong, ano ba yung boses na magsasaka, pwede subortahan, anong pag-aaral, anong mga datos ang kailangan para makita, para kailangan na magsasaka. Collab dev or coalescing organizations towards locally led actions to boost development advocates data-driven development using digital technology. Ini-invite po yung mga CSO sa mga initial inception meetings and na-invite po ako. The engine to propel development is a local coalition of community and political organizations together with local government units and universities. The Collab Dev offer us a new opportunity on how we could engage from the data collection down to data analytics through the dashboard. The integrated management of agri-fishery production and market for the development of Irosin or IMAPROMD would serve as the platform for data. Nag-create ang IMAPROMD dahil sa initiation ng NGO at yung magsasaka, nagtulong-tulong, nag-usap-usap sa planong Irosin Network for Development. Together with the participation of the Sorsogon State University, INETDEV, Samahang Magsasaka ng Irosin, the local government of Irosin and other local government units, the Irosin Data4Dev Local Coalition was formed. So this project, funded by the USAID, creates a more holistic approach to augment livelihood of our farmers and to improve the production within the locality. And just before the project closed, the Veritas College also offered its services. Yung involvement namin dun sa project is yung technical part is like creating website, kung paano ba namin i-deliver yung information sa farmer. The local coalition's project of digitized data collection and analytics started in a pilot project in one barangay in Irosin, Barangay Gulang-Gulang. Around 175 farmers were interviewed by agricultural technologists from the Municipal Agriculture Office in Irosin. Tumulong kami dahil kailangan magkaroon ng mga katanungan doon sa pagkuha ng datos. Katanungan sa magsasaka, katanungan sa sukat ng sinasaka, at katanungan ng mga sinasaka nila kung ilan ang produkto, magkano magiging produkto, at saka yung saang lugar nakalagay yung kanilang sinasaka. Using the Kobo Toolbox and Open Street Mapping, agricultural technologists went on field to interview farmers and to locate and get the exact measurements of their farm lots. Nakita lahat ng impormasyon mo at kung sino yung mga kasama mo dun sa boundaries na yun. Halimbawa, north, sino yung mga kasama mo dyan, sino yung mga boundaries mo dyan, sa east, the west, and then south. Kasi kasama ka dun sa pag-geotag ang may-ari at saka yung nag-geotag. Point to point, iikotin mo ang area na yun at ipapasok sa system. Tinuturo sa amin yung mga lindero, yung mga ano, tapos kiniklik po siya. Tapos ang dali pong makita dun sa nasaan yung area ng farm mo. Why farm mapping? Regarding sa RSBSA, ang attachment nun talaga is kung may land title or tax declaration na attachment ng para maka-enroll ka dun. Eh minsan na halimbawa, 2 hectares yung sukat ng farm niya ay nakalagay sa land title.
Eh, yung actual talaga, yung totoo na nadaanan na ng river, nagbawas, kumbaga nagbawas na yung 2 hectare dapat kasi may actual farm mapping lang talaga dapat mangyari. Yung mga common farm worker, halos wala sa listahan. Pero kung tutuusun sa actual na nangyari ngayon sa farming, actual terror of the land is yung worker na mismo. Ang tawag sa amin doon is leaseholder. Pero kami ay nag-uupa sa may-ari o sa dating kabo na pinagkatiwalaan. Subali ang nakikinabang ng ayun na minsan, hindi naman lahat, yung may-ari ng lupa at yung pinagkatiwalaan kabo. Different from ownership of land, farm mapping gets information of the tiller of the land, the location of the farmed lot, and the produce. Thus, farm mapping recognizes a farm worker who does not own land, who can then be qualified to register in the registry system for the basic sector in agriculture, or RSBSA. Ito pong i-digitize natin ang mga data ng mga farmers, lalo-lalo po sa lahat ng respect at sa mga sanyugan, sa palayan. Kaya importante po ito na makuha ang record, ma-digitize para kung may problema, malalaman paano pag-solusyon. For Ida Rosario and her team from the Municipal Agriculture Office, the digitized tools enabled them to better perform their duties in government. So, ang kagandahan po, kung digitized na po yung data na ginagamit namin, patulad nito, sa tablet na lang kami po mag-update, mabilis po yung proseso kasi isang click lang, updated na po agad. Kung mabilis ang pagtrabaho namin, mabilis din yung tulong na darating sa mga farmers. For the Sorsogon State University, the data that were collected from Barangay Gulang-Gulang offered them new opportunities. We could open new researches for productions. We could establish a manufacturing and development of equipments for farming. We do have also the think tanks such as the engineering department. And we do have also the education department so that we could augment with the social researches from equipment to impact on our stakeholders. For the long-term sustainability, the Sorsogon State University could create a long-term extension projects. For farmers like Hector and Fatima, the numbers that were collected and analyzed could offer them pathways to improve their lives. Sana matulungan kami na ganito ma-improve ang gulayan namin, mas lalong ma-improve ang pagtatanim ng palay. Hindi naman sa lahat ng oras na mayroong kapital ang magsasaka. Kailangan din ng ayuda para matugunan ang pangangailangan ng mga vegetable ba at palayan. Kasi pag kumita lang ng kaunti ang magsasaka, tuwang-tuwan na yun eh. Pero mas maganda kung mas lalong kumita ang magsasaka. Tapos kumita din ang merkado, maganda ang quality ng vegetable, tapos ng palay, para malaki ang maipapasok na ekonomiya. Tapos ang magsasaka, masayari. And a brighter future to all. Sapat na pagkain at tamang edukasyon sa bawat Pilipino, walang problema ang Pilipinas.